Hindi mo, sabi, tsaka huwag mo yung... Hindi, pero nakapunod siya. Of course, may hindi.
Hindi, buti ko pala maalas niya. Kahapon pa pala. Kasi classic expression ng tayo. So, nagsasubside pa na talaga. Kasi muscle. Hindi mo nakita niyo yung kumangat sa Facebook. Ganun daw tayo ha po. Nagsasubside pa na talaga. Kasi may muscle. Ano na lang. Pinaframe ba naman project eh? Oo, makapamayari. Ay, saan lari mo? Dagan mo ba eso? Saan lari? Okay. Tapos hindi ko, hindi pa nila alam. Okay. Tapos hindi ko
wala ko kawag ang telepono ko dito. Wala man kung sino muna ko natawagan. Una kong tinawagan si Kay. Kay Process? Oo, eh wala siyang kasama. So hindi ko malaman kung paano kung sasabihin mo. Oo. Eh nasa ano siya, kumakain siya sa Mimo, sa kabak, mag-isa lang daw siya. Tapos tinawagan, ano ba yung sabihin mo? So rinig ko sa kanya yung news. Ayun, ang breakdown na si Pagdano sa akin. Tapos sinalong si Bokwa, si Pu, natawagan na rin pala ni Angelica. Mars, ano yung mga fondest memories mo kay? Hindi mo makakalimutan na madami. Eh, wala naman kaming, wala kaming araw na magkasama, hindi naman masaya. Lahat kami ito yung magkasama kami masaya. Kahit ngayon man, ngayon nga lang, di ba? Parang hindi namin, hindi nagiging walong kutong kahit ano pa. Nung bago ako nagpunta ng Japan nung nakaraang araw, pinuntahan ko sa Lakay. Okay, dumalo ka. Kasi nag-pitching ako sa Star Cinema. Bagong pinikula, eh meron ako kasing pangako siya, sabi ko, na yung mga sunod-sunod ng pinikula, kasama kita. Okay. Katulad nung nakaraan, kasama siya. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi binugusto ko nga yung moral niya. Para hindi, kasi minsan nalulungkot, parang wala siyang ganap. Laging siya, ako bahala sa mga kasama. Tapos hanggang nag-pitching ko, nang sinabi, kung nag-pitching ka rin, hindi naka-join ka na naman, sabi ko. Kasi naaway niya ako, sabi ko, puro ka pinikula, nasa yung mga bagong damit. Kailangan ko ng bagong damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, alis ako, pupunta ako sa Japan Bipa. Sabi niya, kailangan ko ng bagong sapatos at bagong damit. Sabi niya, para saan? Sabi niya, eh ikaw, para saan ba yung mga damit mo? Sabi niya, wala namang gumagamit, ako gagamit. Sabi ko, alis ako, gano'n. Sabi niya, o bahala ka, basta pagdating mo, sabi niya, sa pagdating mo, hindi na kita tatawagan, pupuntahan kita sa bahay. Kaya natatakot ako ngayon, sabi ko, itignan niya ako puntahan. Yung, oh, nasa na yung, ano, yung damit ko. So, recent na lang po yan, no? Kanina, pag nag-ayos ako ng damit, namimili ako ng sapatos ko. Yung feeling ko, anytime pag talikod ko, bigla, oh, gusto ko yung sapatos na yan. Kasi ganun siya, pupunta sa bahay ko, nakalgalin niya yung gamit ko, tapos, siya sa kwarto ko, binigit niya na yung mga gusto niya, sabi niya, iuwi ko ito ah. Kahit sa ayat, sabi niya, hindi pwede bago yan, iuwi ko na, wala na akong magagawa, binigit niya na yung gamit ko. So, kailangan sabi ko, Jesus, baka natin si Jogan, baka lang bigla ko. Kaya sabi ko, huwag ka na magpakita, kung ano yung kunin mo, kunin mo na lang, basta pag nawala, alam ko nang nasa iyo, abit mo na sa akin. Ayun, hindi ko alam eh. How you will describe him as a film, si Jogan? Malambing kasi yan. Maraming beses kaming nagkakatapuhan yan. Kasi ano yan? Matigas kasi yan. Eh gano'n naman, meron kang kaibigan pala po at may kaibigan ko matigas sa ulo. Matigas sa ulo niyan. Eh sa amin, ako yung pinaka-straight ko. So alam niya pag nagagalit ako sa kanya. Pag nagagalit ako sa kanya, hindi siya kikibuin. Alam niya na yun. Pero pag nagagalit ako siya, hindi yung susuko. Pag hindi ko siya minamatay. So kahit anong gawin yung death mo sa kanya, hindi siya napapagod. Tatabi siya, tatabi at tatabi. Kaya ka pag-iaya ka, hindi ko siya pinapansin. Halik at halik. May patawarin mo na ako. Ganun yan na. Hindi yan susuko. Kaya pag nagkabati, pag bati naman kami, sinaspoil ko siya. Yung ano kailangan mo, ano gusto mo, ganun lang. Ganun. Masaya eh. Tapos, Malambing si Bakla. Pero previously po, may alam na kayong sakit na talaga na umiinda siya sa inyo. Matagal na yan. May nagkaano siya dati. May hika siya eh, sabi niya. Tsaka parang kung dati nagkaroon ng ano yung lungs niya. Putubig? Parang butas, yun yan. Hindi ko alam kung anong na-hospital sa kanya. Kaya anong panahon na yun? Hindi na siya naninigarilyo. Tapos na nagigil na yan, alam ko eh. Oo, nagigil. Nagagano naman siya. Tapos umayos siya. Mamayat din dati ng payat na payat. Di ba gusto ng weight yan? Oo, ano yan, eh. Mamayat ng payat. Tapos ngayon, ngayon okay siya eh. Mas okay nga yung mga ganap niya ngayon. Mas mapait siya ngayon. Mas mapait si Baka. When was the last time pong huli kayo nagkita o nagkausap? Japan. Bago ako pumunta ng Japan. Ang laki din niya. Dahil sakita mo yung ano niya, yung video niya. Talagang pili kita kusin. I tried to watch. Kasi it's online. Kahit puro maya-maya, puro yun ano man. I tried to watch, pero I did not finish. Sabi niya, the show must go on. Dahil ganito pa siya. Pinapit niya yung show. Kasi bago pa yun, kasi yung isa kasama niya sa Abra, yung dalawa actually kasama niya sa Abra, si Woody at si Glorious, sino ang kasama ko sa bahay.
tayo nag-update sa akin. Okay. Niloloko pa nila sabi. Tumawag sa akin si Sergio. Naku, si Bakla. Si Bakla hindi kumakain. Sabi ng gano'n. Tapos masama daw pakiramdam. Tapos sabi ko, tanongin nyo nga, baka mami nagda-drugs-drugs yan. Bakit hindi kumakain? Tapos sabi, hindi kumain ako kanina. Magpapahinga lang ako. Okay. So, alam ko yung ganap na sa akin. Kasi ipinipit sa akin. Okay. Gano'n sabi, masama daw pakiram. Bago pa siya sumalang, nahihirapan na daw siya. Kaya parang sabi, sige, i-cut short na lang yung purpose. Okay. Kaya nung tumawag sa akin, sabi, nahihirapan daw talaga kumiga. Sabi, kaya bakit hindi nga dagat sa hospital? Nahihirapan kumiga. Yung dali na agad. Tama yun. Kaya nung, ang pakala ko normal lang na masama ang pakiramdam sa kumiga dito sa isang agad. Kaya nagulat ako dito tumawag. Mars, ano na lang? Kung nahinig tayo, ay minsahin sa parating kay Chocolate. Message mo, for now. Actually, alam niya lahat ng gusto ko sa kanya. Lahat ng pagkakataon na nag-uusap ko, hindi ako nagkulang dyan kay Chocolate. Lahat ng pangaral, lahat ng away, inaway ko yan, pagiging gusto yung mga ganap niya. Marami siyang desisyon sa buhay na hindi ko pinapuran. Alam niya yun. Kaya may mga pagkakataon nawawala ako sa kanya. Kasi alam niya, hindi ko gusto yung ginagawa. Pero he was able to change himself with the better, and I'm just so proud of him. Nakita ko kung paano niya inayos yung buhay niya, kung paano niya pinabuti unti-unti. Actually, buhay ba ako sa kanya? Kaya, win-win ko siya lagi. Lagi akong may, siya yung priority ko lately. Yung priority ko sa pelikula. Naging kasama dahil? Oo. Okay. Pag may baklaan sa mga show, kasama chocolate siya. Agad. Pag GGV, yes, siya ang pita. Sa victim's love, alam niyo na yun, kahit yung ibang bakla, sabi ko, chocolate ang pita. Sinaspoil ko siya kasi gusto kong maramdaman niya na kaya pa, aayusin natin yan. Gagawan kita ng ganap. Showtime, yung biscuit. Memorable yung miss ka na yun. Pero inihingal na siya that time, no? Pagka medyo may... Tumataba. Kaya ihingal yun. Pero hindi yung hingal talagang, ano. Kasi lagi ng kuya. Doon sila lagi inaawa. Sa kuya talaga, Marcy. Yung after ng duty sa comedy bar, madadaanan ko yung sasakyan nila sa laptop. Mamumpahin ko sila. Mumura ko talaga sila. Pinapauwi. Ay, hindi ko eh. Pwede na may haruta na haruta ko sa aming mga waiter. Ginaaway ko talaga sila. May premonition po ba siya sa inyo? Or parang nagpaalam na? Or pagka ganito, pagka may nangyari? Wala kasi kami yung ganon. Actually, tinanong ko nga kayo po kung nagpapa-check up. Kasi in-insure ko pa yun. Kinuha ko siya ng health insurance. Kasi mapapakira, inigyan ko ng health insurance. Okay. Passport. Ito ang ibigay ko sa inyo kasi ang tatanda nyo na at ito gano'n, ang mga lifestyle nyo, ang lalala. Binigyan ko sila ng health insurance. Tapos chocolate din. Kaya sabi ko, ginamit niya ba yung health insurance? Sabi ko, o sinayang niya lang, eh siya nga yung pinakamahalang health insurance kasi matanda na siya. Eh di ba pag masamahal na, kasi mahal na. Kaya tinatanong ko, hindi niya yata ginamit yung, hindi siya nagpa-check up, hindi siya nagpa- As a performer po, ano yung realization niyo dito sa nangyari kay ano? Yung mga performer na katulad niyo, dapat magkaroon din ng time at bayan nga, ganun mo yun. Kasi po, I personally experienced that. Wala na, ubus na. Pwede naman humingi ng ano eh, mag-back off. Hindi naman tayo papatayin ng management eh. Siyempre yung management, siyempre tayo gusto natin magtrabaho. Manage, bibigyan tayo ng trabaho. Eh, minsan sobra-sobra din yung natatanggap natin trabaho. Minsan, sobra na tanggap pa tayo ng tanggap. Kaya ang sabi ko, simula pa sa dapat nag-iipon na para hindi natin habang buhay inaalipin yung mga sarili natin kasi parang may hinahabol tayong ipon lagi. Bata pa lang kung ipon na. Para pag tumatanda, ini-enjoy na natin yung ipon natin. Hindi yung nagpapakahirap pa rin tayo ng matanda na tayo. Dapat unti-unti rin sa slow down. Kayo po, how you take care of your health? Kasi kayo din, masyado kayong busy, di ba? Nabalita before na nagkasakit kayo. Ako talaga nagbebeko. Hindi kaya na. Oo. Kasi sa schedule pa lang, magkakita mo yung kalendaryo, nahihilo na ako sa kalendaryo. Schedule pa lang. So, schedule ba rito kung kailan ako hihinga, ginagano ko lang. Anong oras po ako iupo? Yung ginagano ko lang. Ako talaga nagbebeko. Ganun. Magpapahinga po. Bilhin ako kahit 3 araw. Kailangan yung
sabi ko, kasi nandito yung showtime everyday. Kung sa showtime ang dami, pinigili ka pa. Eh, ang priority ko showtime. Hindi pwedeng pagdating ko sa showtime, lupay-pay ako dahil napagod ako sa pinigula, sa concert, sa paggawa ng script, sa kung ano, sa racket, sa kung ano pa. Kailangan fresh ako sa showtime. Kaya ako talaga nagbe-beg, sorry po, hindi na po ba eh. Kasi na-affect ko na yung showtime. Eh, live pa yung showtime. So, ayun. Kailangan fresh ako sa showtime. Recently, I just went to Japan kasi I had to rest. Yes. After the 3-night nag-miss Q&A Grand Finals ako, isang tumuling ko yun. Tapos nag-ano pa kami, nag-taping na kami ng Idol Philippines. Wala talagang pahingan. Naka-dextrose ako. Bago mag-showtime, naka-dextrose ako. Pag showtime, natanggal yung dextrose. Pinextrose na ako ng ate ko kasi wala ka ng energy. Naka-dextrose ako. Kasi sabi ko, tatapusin ko lang yung Grand Finals ng Q&A. Tapos kailangan ako. Kasi aawayin, inaaway na ako ng ate ko. Kasi pag hindi, yung ate ko kumakausap sa management, kailangan nyo lang ipapahintin ng kapatid. Buti mo. Kasi doktor yung ate ko, naririnig niya yung tulog ng boses ko, naririnig niya yung tsura ng mata ko pag sa TV. You need to rest. Kasi siya kumakain. Maraming salamat sa iyo, Mami. Condolence po. Kailangan talaga ng pahingin. Lahat. Thank you, boys. Salamat. Ayaw.